Ooh, huh. Oh, hi, Spike. Oh. Uy, parang masarap yung ice cream na kinakain mo. Tingin naman ako. No? Sige na. Tinulungan naman kita makaligtas dun sa Autobot City before. No? Sige na. Kahit isang bite lang. Hindi po binabite ang ice cream. Edi, isang lick lang. No? Damot mo naman. Hindi ko alam kung paano mo kinakain yan eh. Kita mo may fishbone ko sa ulo. Okay, hello guys. Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel kung saan i-review natin yung mga iba't ibang kasing toys na makikita sa market based here in the Philippines. Now, before we start, please don't forget to like this video, especially kung gusto mong maging robot mula pa nung bata ka. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you can get notified every time we have a new video. Now with all that, let's get it on! Now here's the toy that we're going to review for today. This is the Transformers Studio Series 86 Exo-Suit Spike Witwicky. Namatay yung aking ilaw. Now as we start, let's take a look of its details first. And as you can see here, may ulong nakalawit. Yan po si Spike. Okay. Si Witwicky. As you can see, yung kanyang details. Okay naman. Seems decent naman yung kanyang details. Ano. Ayos-ayos naman. At least, hindi siya mukhang pang-touching lang ng mga figures. Okay? And para sa kanyang articulation, first is that itong kanyang aquarium sa ulo. Yan. Naro-rotate yan. And then, yung ulo pa niya, doon sa loob ng ulo, pag ginalaw mo yan dyan, itong, yan, yung tab na yan, yung white na yan, yan gagalaw yung ulo niya. So, itong figure na to, marunong sumagot. Parang, kailangan ko ba ng bagong toys? O, diba? Ibibili ba ako ng asawa ko ng bagong toy? O, diba? Pogi ba ako? So, wala siyang ibang alam na isagot, kundi hindi. Yun lang ang kaya niyang isagot. Okay, and other than that, yung kanyang articulation, kaya niya rin ang ating Creed moment, mag-arms wide open ang ganyan. Or, parang di naman siya arms wide open, yun. Para siyang tubidubidat. Anyway, pwede rin siya maangat ng ganyan. Pwede rin siya ma-rotate ng ganyan. Para sa kanyang transformation niya mamaya. Okay, pagdating sa elbow, naro-rotate niya ng ganyan. And then, meron din siyang articulation dyan sa elbow niya na yun. Hindi talaga na-straight ha, yung kamay niya. Although ito, naro-rotate din naman niya. Sa hands niya, wala nang any articulation doon sa hands. Okay, and then itong part na to, naro-rotate din niya. Sa waist, wala nang any articulation. Sa legs niya, uy, kaya niya mag-random split. Kahit pa paano, sa liit niya yan. Ha? And then, high kick niya, ganyan. And then, back kick niya, ganyan. Okay, and then, although ball-jointed siya, medyo mahirap na i-articulate pa side yung legs niya na to. Okay, ganun din sa knee niya, ball jointed din, so naikot din yan. And then yung fold ng kanyang knee yan, parang ganyan. Parang ang ikli, ano, knee. And then wala na any tiltage dito ulit, tulad ng mga ibang core class. Wala siyang tiltage, pero yung pagtayo niya is nakatilt na yung paa niya ng ganun. Now, actually, may kasama siyang accessories. May kasama siyang ganitong blast effect. Yan, maayos din naman. Actually, dalawa to. Dalawa itong blast effect na to. Now, bago ako mag-start mag-review, nalaglag yata yung isa. Hindi ko na kasi makita ngayon. Looks like gumulong na siya somewhere or kinain na siya ng black hole of abyss. Okay, so as of now, isang blast effect lang muna ang gagamitin natin. Wherein itong blast effect na to, pwede mo lang naman yan ilagay yan dyan. Yan. So, imagine nyo na lang muna kung dalawa yan dyan. Okay. Kainis ngayon, nalaglag. Hindi ko makita kung nasaan na. Yan, okay. And then, kung nagugutom siya, pwede niyang hawakan niya ng ganyan. Yan. At least may ice cream siya. So much na para sa ating nawawalang accessories. And right now, let's proceed na sa kanyang transformation. So, sa transformation niya, ang gagawin niya lang is higa mo siya. Yan. So, ito na si Spike Witwicky sa kanyang alt mode. Okay.
Nani? Hindi, joke lang. Hindi na kanyang alt mode. Okay. Ang gagawin mo is that first, itong wheels niya sa likod, the wheels on the bus, yan, tatapat niya yan dyan, dapat sa chest niya. Yan, pag ganyan. Okay? And then after that, dito sa lower part niya na to, rotate natin. Yan. Ganun din dito sa kabila, rotate niya lang din. Then, meron siyang square pegs dyan. Pagdudugtong niya na yan. And then, itong tie part niya, ipofold mo naman siya ng pag ganyan. Patalikod ah. Tapos mapapansin niyo may square pegs din siya doon. Parang may mararamdaman kang mag-snap doon eh. Yon, okay? And then after nun, fold mo na ulit siya ng ganyan. So, parang mas pinaikli lang yung legs niya. Okay, so from here, itong part na to, fold mo na yan ng ganyan. Ganun din sa kabila. And then, fold natin pataas. Fold ng pataas. Yan, pag-ganyan. Itong part na to, ikot mo na ng ganyan. Okay? And then, itong part din na to, ikot mo na rin ng pag-ganyan. Yan, para mas pantay yung sa arms niya. Okay, then after nyan, rotate mo na itong part na to. So, yung parang booster niya, tatapat dapat sa likod. So, ganun din dito sa kabila. Rotate lang natin ng ganyan. Yan, okay. So, akala mo tapos na, but no. Hindi pa. Kasi itong head niya, i-rotate mo ng ganyan. So, parang ito yung magiging top view niya. Okay. So, ayan na ang ating Spike Witwicky sa kanyang Exo-Suit. Yan, maganda naman ah. Gumugulong. Although, looks silly lang talaga. Napaka-anghang. Ewan ko rin ba moment. And then, ito pala, yung mga blast effect niya. Ayan, pwede niya ilagayin dyan. Parang nga naman mukha siyang mabilis, di ba? Yun nga lang, isa lang yung blast effect niya. So, iikot lang siya ng iikot ng paganyan. Kasi nga, nawawala isa natin ganito yung blast effect. Eh, dalawa dapat yan eh. Ang isang downside lang nito, makikita ninyo, may booster siya dun. Oh. Sa likod, oh. Ayun, may booster. So, bakit hindi sila naglagay ng port para dito? Imagine ninyo kung dyan, pwede nyo rin pala kayo maglagay ng blast effect dyan. Sa likod niya. Diba? Kasi parang sayang naman yung opportunity. Diba? Para kahit naka-robot mode siya, eh, pwede niyang gamitin yun. Sayang naman. So, ayan na si Spike Witwicky sa kanyang alt mode ng kanyang Exo-Suit. And para sa kanyang height, ang height ng core class natin na to is around mga nasa 3.5 din. Hindi, parang wala pang 3.5 eh. Parang di siya umabot ng 3.5. To round off, siguro 3.5 inches din siya. And maganda niyan, ipasok natin siya at i-compare natin sa iba pa nating core class tulad ng Kingdom core class Optimus Prime. Napakagandang legacy core class na Hot Rod. Kingdom core class Megatron. And another Kingdom core class Soundwave. And another Kingdom core class Starscream. Last Kingdom, hindi na pala Kingdom. And last Legacy core class Skywarp. Yan. Ito na ang ating The Course. So if you are planning to buy this toy, ang price range niya is around 500 pesos up to 850 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. So, there you have it now guys. Ito na ang ating Transformers Studio Series 86 Core Class Exo-Suit Spike Witwicky. What do you think of this figure guys? Of this Core Class? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, I think this one, kung wala pa akong ibang Spike Witwicky, get mo na to para at least meron kang certain na Exo-Suit na ito lang ang kailangan mo. Usually kasi, usually na pagbibili ka ng Spike Witwicky na naka Exo-Suit, it always has a bundle ng mas malaking figure. Isa pa nilang Studio Series from Slag na may kasama ring Spike Witwicky. So, gusto mo lang naman sana si Spike Witwicky, pero kailangan pang bilhin yung another figure na yun para lang makuha siya. So, this one, at least naka-solo na siya. Yan, okay? So, kung gusto siyang kumuha, kuhaan na kayo agad para at least hindi ka na mapilitan pa na bumili ng mas malaking price ng another figure pa for sake lang na makakuha ng Exo-Suit ni Spike Witwicky. Okay? Pero I think kung meron ka ng iba pa, MP class or mga iba pang figure ng Spike Witwicky na naka-Exo-Suit, I think mapapaisip ka na pwede na siguro ako mag-pass na kasi wala naman, there's
nothing special for this one. Na parang masabi mo, wow, ang lupit. Parang napaka-astig naman ng core plus. Kasi there are so many rooms for improvement pa para sa certain figure na to. So, I think kung nagawa yung mga improvement na yon, this will be a must eh sa'yo. And then you will disregard yung mga nauna mong Exo-Suit. But for this one, I think kung meron ka nang iba, pwede na yon. Pero kung wala pa, i-grab mo na to. So there you have it now guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent interactions, please comment it down below. Once again guys, thank you so much for watching this video. This is Pinoy Toy Review, signing out.